Mark 3:4. Jesus asked, "On the Sabbath, should we do good deeds or evil deeds? Should we save someone's life or destroy it?" Ang ating pag-aaral, yung choices na biglang itinanong ng Panginoon sa kanyang mga tagapakinig. Good or evil? Salamat po sa buhay, Panginoon. Salamat sa bawat binibigay niyong pagpapala na nagpapalawig, nagpapahaba, nagpapaganda ng aming buhay. At salamat din sa mga lakas na binibigay niyo upang mapagtagumpayan ang mga challenges of life. Sa sandaling ito, Panginoon, kami po ay patuloy na humihingi na inyong pagpapala, paglilinis, at ngayon ay pagpapakain sa aming espiritu ng inyong mga salita. Bigyan niyo kami ng kaliwanagan, karunungan para maunawa ang mensahin niyo at maipamuhay namin nang sa gayon lalo kami, Panginoon, makasunod sa mga yapak ng iyong anak na si Jesus. Lead us, teach us. In the name of your Son, Jesus, we pray with thanksgiving. Mark 3:1-2. The next time that Jesus went into the meeting place, a man with a crippled hand was there. The Pharisees wanted to accuse Jesus of doing something wrong, and they kept watching to see if Jesus would heal him on the Sabbath. Isa sa mga pinapayagang gawin ng mga Hudyo noon pagka araw ng kanilang pangiling ay ang magtipon-tipon upang makinig ng pagtuturo, pangangaral ng kasulatan. At nandun ang mga Pariseo, at nandun din si Jesus, there was tension kasi Sabbath. Pag Sabbath, konting-konti lang ang pinapayagang gawin ng tao dahil pininiwalaan nila at itinuturo mahigpit na dapat wala kang ginagawa at hindi ka mapagod dahil Sabbath noon. So it was a Sabbath and there was a man with a crippled hand. Isang lalaking, ang kanyang kamay ay halos na maluktot, na kalikuliko, at hindi na niya maigalaw. At nandun si Jesus, at ang tension ay, kilala na itong si Jesus na hindi niya matitiis, na hindi gawa ng mabuti ang isang taong tulad nitong merong crippled hand. So ang tanong, maghihimala ba siya? Gagawa ba siya ng mabuti, alang-alang dito sa taong nagdurusa, pero hindi yun pinapayagan? At nandun ang Pharisees. Mga Pariseo, mga religious leaders na nagmamatyag, nagbabantay. Hindi nila binabantayan yung pasyente para siya pagalingin. Binabantayan nila si Jesus dahil baka magpagaling, mabubutasan nila, maidedemanda nila, at maipapapatay nila. At yun ang kanilang gustong mangyari. Religious belief and membership could make fanatics self-righteous. Yan ang isa sa mga hindi magagandang bunga ng pagiging relihiyoso. Kung naging ang pagtingin mo na lang sa sarili mo, sa iyong pananaw, sa iyong pinaniniwalaan, ay yun na lang ang tama. At ang pananaw, ang pagtingin, at ang kilos ng iba ay puro mali na kung hindi sangayon sa iyong panlasa. Self-righteousness is one of the evil byproducts of religiosity. It is caused by theology that is narrow, self-promoting, separatist. Yung naghihiwalay-hiwalay sa mga tao, nagkakanya-kanya, kami lang ang marunong, kami lang ang ligtas, kami lang ang tama, kayo'y mali. At pagkatapos ay pinakikitid ang utak ng mga tao para konting-konti lang ang natatanggap, konting-konti lang ang namamahal, at konting-konti lang ang pinalalampas. Kumikitid ang pag-iisip, kumikitid ang buong uri ng pamumuhay, lumiliit ang pag-ibig sa kapwa at lumalaki ang pagmamalaki. At ito'y bunga ng walang katapusan at walang humpay na brainwashing. Araw-araw, patuloy na pagsisiksik sa utak ng tao na tayo'y tama, sila'y mali, tayo'y pupunta sa langit, sila sa impyerno, tayo lang ang may tamang pagtingin at pagbasa ng kasulatan, ang pagbasa nila mali. This is the evil byproduct of misguided religiosity. And of course, religious belief and membership could make fanatics judgmental and condescending of others. Mapanghusga at mababa ang pagtingin sa iba. And they think and do evil with zeal, without guilt, and with warped sense of gratification. Hindi lahat ang nagiging relihiyoso at hindi dapat ay ganito, pero merong mga taong ang bunga ng pagiging relihiyoso sa kanila ay
gusto nilang gumawa ng masama, gusto nilang saktan ang mga taong sa tingin nila ay mali ang pananampalataya. At nakakapanakit sila ng buong sigla. Hindi sila binabagabag ng kanilang budhi, kung ang kanilang sinusukol, ang kanilang hinuhuli, ang kanilang binabato, ang kanilang papatayin, ay sa tingin nila ay mali ang relihiyon o merong maling interpretation ng religious teaching. At nagkakaroon pa nga sila ng baluktot at napakamaling uri ng kasiyahan pag meron silang napaparusahan o nasasaktan sa ngalan ng Diyos, dahil iniisip nila sino mang kanilang husgahan, parusahan at saktan dahil hindi sila sangayon sa kanilang religious belief, akala nila ikinatutuwa yon ng Diyos. Kahit ang mga disipulo ni Jesus, ang kanyang mga tagasunod, ay mayroong ganong tendency. Nakaakma ang kanilang utak, dala na rin ang tradisyon, na mag-isip din ng ganon. Tayo lang ang tama, tayo lang ang may karapatan na gumawa ng mga gawain ng Diyos, etc. Luke 9:49-50. John said, "Master, we saw a man using your name to force demons out of people. But we told him to stop because he isn't one of us." "Don't stop him," Jesus said. "Anyone who isn't against you is for you." Kawawa ang tao na inaalihan ng masamang espiritu. Sobra ang pagdurusa ng sino man na tinitirhan ng mga demonyo ang kanyang katawan. At isang gawain ng mga disipulo ni Jesus, tinuruan niya ang mga ito na magpalayas ng masasamang espiritu mula sa mga taong kinukubabawan ng mga ganung uri ng lakas ng kadiliman. At minsan, nagbalita itong si John, sabi niya kay Jesus, "May nakita po kaming isang tao na nagpapalayas din ang mga demonyo. At pinigil namin, sinabi namin tumigil siya kasi hindi siya isa sa amin, hindi siya isa sa atin. Ibang grupo siya, hindi natin siya kasekta, hindi natin siya kagrupo, bakit siya nagpapalayas sa mga masasamang espiritu?" Mantakin nyo yun, sobrang pagtingin nila sa kanilang sarili, sobrang taas, sobrang separatist, sobrang self-righteous, na di bali na napatuloy na magdusa yung mga taong kinukubabawan ng masasamang espiritu, hindi lang pwedeng ang magpalayas doon eh sino man na hindi nila miyembro. Sinolo na nila yung ministry, sukdo lang yung nakikinabang sana sa ministry na yon na ginagawa ng iba, ay patuloy nilang magdusa, basta sila lang ang dapat gagawa. At sabi ni Jesus, "Huwag niyong pigilan. Ba't niyo pipigilan? Sino mang hindi niyo kalaban, ay kakampin niyo." At bakit niyo ituturing na kalaban yung gumagawa ng gawain din natin, nagpapalayas din ang masamang espiritu? Ipinapakita dito ni Jesus, hindi exclusive ang spiritual power maging sa kanyang mga disipulo. Hindi exclusive, hindi nila sarili yung franchise to heavenly things. Maging yung mga hindi nila kasama sa kanilang inner circle ay may kapangyarihan na nanggagaling doon sa Diyos at mayroon din karapatan. Jesus was very quick to correct it because that tendency happens all the time. Iniisip ng ilang mga sekta, mga grupo, sila lang ang tunay na disipulo. Sila lang ang tunay na anak ng Diyos, sila lang ang tunay na pamilya ng Diyos. Pero ito mismo mga disipulo na very exclusive talaga kay Jesus, hindi rin sila binigyan ni Lord ng sense of franchise. Hindi lang sila ang may karapatan at hindi lang sila ang may kapangyarihan. Mark 3:3-4. Jesus told the man to stand up where everyone could see him. Then he asked, "On the Sabbath, should we do good deeds or evil deeds? Should we save someone's life or destroy it?" But no one said a word. Imbes na hindi pansinin ni Jesus yung taong nangangalirang at malubaloktot ang kamay, pinatayo pa niya para lalong makita ng lahat. The suspense was heightened because now something is going to happen and the stress was getting to be
more vivid. At itinanong ni Jesus, sa araw ba ng pangiling, sa Sabado, sa Sabat, dapat pa tayong gumawa ng mabubuting gawa o masasamang gawa? Dapat ba tayong magligtas ng buhay o sumira nito? Wala namang nangahas na sumagot. So what were the choices on a Sabbath? Do good deeds or evil deeds? Save a life or destroy it? And said another way, the question is, should we allow the Sabbath or should we use the Sabbath to prevent us from doing good, from saving someone's life? Malinaw ang tanong at malaki ang nakataya dito sa tanong na ito. Papayagan ba natin, gagamitin ba natin ang Sabbath para bumuo o sumira ng buhay? Para gumawa ng mabuti o masama? Ibig sabihin, komo ba at dahil ba Sabbath, hindi na tayo pwedeng gumawa ng mabuti? O dahil ba sa Sabbath, pwede na tayong gumawa ng masama? Napakalinaw ng pagpipilian. Are we going to allow the Sabbath to make us do evil deeds? To destroy someone's life? And Jesus asked the man to stand up and be visible to everyone, all the more to make his point obvious. Parang, oh eto, nakatingin kayo sa lalaking ito. May karamdaman. Nagdurusa. Nahihirapan. Narito siya ngayon. Narito ako ngayon. Meron pwedeng mangyari. Pwede ko siyang gawa ng mabuti. Ituwid ang kanyang baluktot na kamay. Palayain siya mula sa karamdaman. Kaya lang, Sabbath. Dahil ba sa Sabbath, hahayaan ko na lang siyang magpatuloy na ganyan? Maghihiwalay kami ngayon? Dahil Sabbath? At kung sakali mang di na kami magkita buong buhay namin, eh pasensya siya. Kasi nung oras na nakita kami, Sabbath. So, papayagan ko ba at gagamitin ko ang Sabbath na ito para ako gumawa ng mabuti o gumawa ng masama tulad ng baliwalain ko ang kanyang pagdurusa at huwag kong pansinin ang kanyang hirap. Kung ang tatanungin ng mga Pharisees, aba, Sabbath ngayon, huwag kang gumawa ng mabuti. Bawal gumawa kahit ng mabuti dahil Sabbath. At yun ang tension. Alam nila na si Jesus ay may napakalambot na puso sa mga nagdurusa. Pero walang nangahasumagot. Alam ng tao ang sagot. Dapat talaga ang sagot. E ano ngayon kung Sabbath? Palayain na yan sa kanyang karamdaman. E ano ngayon kung Sabbath? Pagalingin na siya. Pero walang magsasabi ng pinakatama at mabuting sagot kasi takot sila sa mga religious leaders na baligtad ang iniisip. Anong gawa-gawa ng mabuti? Sabbath ngayon. At pag hindi ka gumawa ng mabuti, indirectly, gumawa ka ng masama. Hindi baling gumawa ng masama, igalang lang ang Sabbath. Hindi baling baliwalain ang pagdurusa ng tao, igalang lang ang Sabbath. Mark 3:5, Jesus was angry as he looked around at the people. Yet he felt sorry for them because they were so stubborn. Magkahalong galit at habag ang naramdaman ni Jesus sa mga tao. Alam na alam nyo kung anong tamang sagot, ba't ayaw nyong isagot? Alam na alam nyo kung anong tamang gawin, ba't ayaw nyong gawin? Dahil natatakot kayo sa tradisyon, nagagalit kayo sa, natatakot kayo sa religious leaders, natatakot kayo mapagalitan, maitiwalag, nagbibingi-bingihan na lang kayo at nagiging pipi kayo sa takot ninyo sa mga religious leaders. So there was anger and pity. Because of the people's stubborn religiosity. Kaya maraming mga matatalino eh, galit sa relihiyon, kasi iniisip nila lahat ng relihiyoso, wala nang katalinuhan. Hindi naman totoo yun, marami pa namang relihiyosong matalino. Pero madalas ang relihiyon nagagamit pambaloktot ng utak, pampakitid, pampadilim, para maging mga bulag na tagasunod ang mga tao. At yun ang ayaw ng mga intelektual tungkol sa relihiyon, bagamat kuminsan ang pagkakamali nila, nilalahat na nila ang mga relihiyoso. Kaya nga sabi ni Karl Marx, religion is the opium of the people.
Ginagamit lang daw ng mga makapangyarihan, ng estado at ng simbahan, ng relihiyon para bangagin ang mga tao. Para patuloy ang mga taong mabuhay sa ilusyon, payagan ang mga makapangyarihan na sila'y pagsamantalahan, kawawain, hot-hotan, at pagkatapos ay magbulag-bulagan sila. Ang nakita kasi ni Karl Marx sa religion, yun eh. Nawa, nakakita siya man lang ng kahit konting tamang interpretation na kay Jesus at tamang application. But judging it from the history of Europe and history of the Western world and the history of the Church, hindi natin siya masisi na yun ang kanyang sabihin dahil yun naman talaga ang nakita sa kasaysayan. Maski sa ating bansa, ang pinakagrabe mga pang-abuso ng daang-daang taon ay ginawa ng mga relihiyoso. Sa ngalan ng Diyos. At may mga ilang-ilan na may kaliwanagan, nakakakilala ng totoo, pero ayaw kumibo. At yung mga kumibo, tulad ni Jose Rizal, binaril sa luneta. Totoo yan. Napaka mapagsamantala, mapambulag, ang misguided religiosity. It doesn't mean na yun ang kalooban ng Diyos. Ibig sabihin lang ay binabaloktot ng mga religious leaders yung mga katuroan para sila ang makinabang, para pairali ng mga tradisyon na patuloy na sila ang makapangyarihan at nasa ibabaw sila ng power structures. And this was the same in the time of Jesus. The Pharisees, the teachers of the law, the temple, and the government were all in cahoots with one another. Nagsasabwatan sila para pairalin at ipagpatuloy ang istruktura na sila ang nakikinabang. Kaya hindi sila papayag na merong magalaw, merong maiba, kahit pa nga pagpapagaling sa isang may sakit, hindi pwedeng gawin sa araw ng Sabat. So nagalit tuloy si Jesus sa bayang awa. Pinatayo niya yung tao kanina pa, ano ngayon ang gagawin ni Jesus? Then he told the man, "Stretch out your hand." He did. And his bad hand was healed. Iunat mo ang iyong bisig. Iunat mo ang iyong mga daliri, ang iyong kamay, ang iyong braso. Sinunod siya. In other words, nagtrabaho si Jesus, naghimala. Nagtrabaho din yung taong may sakit, inunat ang kanyang kamay, trabaho na yun. Pero gumaling. Jesus does good. Jesus saves a life on a Sabbath. Sinagot niya ang tanong niya. Dapat bang gumawa ng mabuti o masama sa Sabbath? Dapat bang bumuo o sumira ng buhay sa Sabbath? At sa pagpapagaling niya sa lalaking ito, gumawa siya ng mabuti, bumuo siya ng buhay. Jesus uses the Sabbath to do good. In other words, yun ang sagot sa kanyang tanong. Hindi masamang gumawa ng mabuti kahit Sabbath. Hindi masamang labagin ang mga kaugalian at mga religious teachings kung ang magiging bungay ikabubuti ng tao, lalo ikagagaling ng kanyang karamdaman. At ipinaliwanag pa niya ito sa Mark 2:27, Jesus finished by saying, "People were not made for the good of the Sabbath. The Sabbath was made for the good of people." Unang nilikha ng Diyos ang tao bago pa man nagkaroon ng Sabat-Sabat. Sa pagpapaliwanag, hindi nilikha ang tao para maging alipin ng Sabat, tagasunod ng Sabat, tagagawa ng Sabat, kahit pa nga nahihirapan na siya at nagdurusa. Ang sabi niya, "Kaya kayo binigyan ng Sabat ay para sa inyong ikabubuti. Alipin ninyo, kasangkapan ninyo ang Sabat, hindi kayong mga tao ang alipin ng Sabat." Bakit nga ba nagkaroon ng Sabat? Kasi nung araw naman walang day off. Ang mga alipin nagtatrabaho 7 days a week. Walang off. Ang mga manggagawa, walang pahinga. Ang nagpapahinga lang lagi yung mga amo. Kaya ang Sabat ay ibinigay na utos sa mga amo. Sabi, yung 7th araw ng pahinga.
pagpahingahin nyo ang inyong mga katulong na babae at lalaki, ang inyong mga alagang na hayop na pinagtatrabaho nyo araw-araw, pati ang mga bisita at mga foreigner na nasa inyong mga bayan-bayan, pagpahingahin nyo pag Sabbath. In other words, kaya ibinigay yung Sabbath para makapahinga naman yung mga tao, para sa kanilang kabutihan. Pero kung makabubuti sa kanila na may gawin sila sa Sabbath, tulad ng magluto at kumain, maglakad at magpiknik, magpagaling ng may sakit, mabubuting gawa, Sabat, eh hindi masamang gawin yun kasi ang tunay na dahilan kaya may Sabat eh para sa ikabubuti mo. Ngayon, kung may gagawin ka, hindi ka mapapahinga. Nag-sports ka, may ginawa ka na productive thing, in-enjoy mo, eh mano ngayong Sabat? Dahil lang talaga namang purpose dyan, eh para sa ikabubuti. Eh ikabubuti mo palang may gawin, eh di gawin mo. Naging technical sila eh. Na kahit ikasasama mo na walang gawin, dapat wala ka pa rin gawin. Isang buong bulag na pananalig na doon sa mga letra ng utos na walang gagawa. Ang ibig sabihin lang, walang gagawa para mapabuti ka at mapahinga. Pero kung ikabubuti mo may gawin at kasiyahan mo yan, edi gawin mo, total ibinigay yung Sabat para sa kapakanan mo, hindi para sumunod ka ng walang discretion or walang pag-iwas o walang pagsuway. Pero hindi mo naman ikinakabuti ang pagsunod. Let us enlarge the meaning and coverage of Sabbath to a bigger area under which it falls, which is religion or religious belief and practice. At basahin natin on the Sabbath or with religion. Ito yung tanong ni Jesus. Should we do good deeds or evil deeds? Should we save someone's life or destroy it? Or said another way, should we use the Sabbath or religion to do evil deeds, to destroy someone's life? At napakaraming patunay sa kasaysayan na ang relihiyon tulad ng Sabbath ay ginamit sa paggawa ng masama. Ang pananakop ng Espanya sa napakaraming bansa sa South America, Central America, hanggang Pilipinas, sa ngalan ng Diyos. Pero anong ginawa nila sa mga taong nasakop nila? Inalipin nila, hinubara nila ng dangal, ginawa nilang mga tagasunod lamang, tinanggalan nila ng utak, ginawa nilang mga bulag-bulagan at makikitid na tagasunod. Ginamit nila ang relihiyon para payamanin ang kanilang mga sarili, palakihin ang kanilang imperyo, para mga pinangkapwa. At yun ang sinasabi ni Jesus, dapat bang gamitin ang relihiyon o ang Sabat o anumang elemento ng relihiyon para sa paggawa ng masama? O dapat itong gawin para sa paggawa ng mabuti? May mabuti din namang ginawa ang Espanya, may ginawa din namang mabuti ang kanyang mga misyonary at ang kanyang mga simbahan, pero ang daming kakambal na masama. And all of that in the name of God. Should you destroy someone's life in the name of religion? Sabi ng ating religious teaching, dapat ka itiwalag. So, pahiyain ka na, tanggalin ka na, dibali na, kasi sabi yun ang religious teaching. Dapat kang itakwil, dapat kang usigin, dapat kang batuhin hanggang mamatay. Sabi kasi ng ating mga katuruan ng religion natin, pagka ikaw ay may nagawang kasalanan, dapat kang batuhin hanggang mamatay. Tulad ng isang babaeng nahuli sa kanyang akto ng pangangalo niya. Sabi ng kanilang religion, dapat siyang batuhin hanggang mamatay. Pero hindi siya ipinabato ni Jesus. Again, iniligtas ni Jesus ang babaeng ito mula sa relihiyosong kaustusan na ang pagsunod ay makakasira ng buhay, makakapanakit, makakapagpahirap. Sabbath and religion were given for the good of people, not for their suffering. Hindi dapat maging mali ang paggamit ng relihiyon na ginagamit mo ito ngayon sa pang-aapi, pagpapahirap, panghuhusga, pananakit. Dapat ito baligtad, ginagamit mo para mag-aruga, para magmahal, para magpalakas ng tao, para tumanggap, hindi para tumanggi sa tao. Yun ang itinuro ni Jesus. Sabi niya, maling-mali kayo sa paggamit niyo ng relihiyon. Ibinibigay niyo yung relihiyon sa kamay ni Satanas para siya mamalo, mambato, manghusga, makapanakit, makapanira, maghiwa-hiwalay ng mga tao, magkagakagalit, magyara-gyara, magdeba-debate. Wala kayo dapat ginagawang masama in the name of God and through religious activity.
dapat mabuti ang pinipili niyong gawin, hindi yung nakakasama sa kapwa. Mark 3:36. The Pharisees left, and right away they started making plans with Herod's followers to kill Jesus. Sa halip na matuwa itong mga relihiyosong ito na yung taong nagdurusa ay gumaling, lalo sila nagalit kasi Sabat eh. Tsaka syempre, natabunan sila dahil hindi naman nila kaya magpagaling. At sino ang kanilang kasabwat para patayin si Jesus? Mga tauhan ng hari. Ito ang pagsasabwatan ng simbahan at ng gobyerno, kaya dapat magkahiwalay ang gobyerno at ang simbahan. Hindi dapat pinapayagan na gamitin ng simbahan ang lakas ng gobyerno, ang lakas ng Estado para pairalin ang mga katuruan ng simbahan. Kaya dapat talaga mayroong separation of church and state. At nagpuputok ang butsi ng mga taga-simbahan pagka hindi sila binibigyan ng gobyerno ng space para pumailang lang at pumaimbulog at maging star. Nagagalit ang mga taga-simbahan pag wala silang papel sa pagpapatakbo ng gobyerno. Pero bakit gagamitin ng isang relihiyon ang kapangyarihan ng Estado? Ang Estado ay para sa lahat ng tao, lahat ng citizens, at lahat ng religions. Wala dapat kinikilingan ng gobyerno na isang particular religion o isang particular religious belief. Dapat neutral ang gobyerno because the government is of, for, and by the people. And the people means all religions, even those without religions. Pero pag kami mga masamang balak ang mga simbahan at mga religious leaders, pag gusto nilang gamitin ang kapangyarihan ng isang estado, ng isang gobyerno para pairalin ang kanilang mga turo, nagagalit sila sa mga leaders na hindi nila makaya-kayang pasunurin sa kanilang mga kagustuhan. Ayaw nila ng gobyerno na hindi sunod-sunuran sa simbahan, lalo sa bansang ito. Daan-daang taon ang gobyerno, puppet ng simbahan. Pero hindi yun ang marapat. Dapat mayroong independent policy ang gobyerno from any religion. And I mean, any and every. So nakikita natin yung mga Pharisees nakipagsabwatan kay Herod at sa mga tauhan ni Herod kung paano papatayin si Jesus. At tunay, namatay si Jesus dahil sa sabwatan ng gobyerno, ng Roman governor, ng high priest na si Caiaphas, at ng hari na si Herod. Kasi ayaw nilang baguhin ang sistema. Gusto nila silang nagpapatakbo ng kaliit-liitang bahagi ng buhay ng mga tao. So ano, sabi ni Jesus, are you going to use the Sabbath to do good or evil? Jesus chose the Sabbath to do good. The Pharisees chose to do evil. And that is to plan to kill a life, the life of Jesus. Of course, isa pa sa masama nilang ginawa ay hindi nila man lang binigyan ng halaga yung paggaling ng tao, binaliwala nila. The Pharisees do evil on a Sabbath because of religion in the name of God. And so they answered Jesus' question. Ang tanong, Sabbath and religion was used by them to do evil, to destroy someone's life. Nangyari yan noon, nangyayari pa rin ngayon. This situation could repeat in our lives today. People could become so religious that they make unkind and cruel idols of tradition. Kahit ngayon, anak, babae ka, huwag ka na mag-aral, dito ka na lang sa bahay. Tradition, unkind. Bakit? Kung bubabae siya, itatali mo na sa bahay, itatali mo na sa mga gawaing bahay, hindi na niya papalawakin ang kanyang utak. May mga ganun pa, hanggang ngayon, ganun mag-isip. Dahil sa tradisyon, dahil sa religious teaching, babae, mag-submit ka sa iyong husband, ginugulpi na, kinakawawa na, inaapi-api na, nanganganib na yung buhay, ang ituturo pa ng religious leader, submit, kasi sabi ng doktrina, submit. Hindi na mabuti para sa iyo, submit pa. Diyan pinalaya ni Jesus yung mga tao, Sabat lang yung unang usapan, pero pwedeng palawakin ang application ng Sabat sa anumang religious teaching na pag pinaiiral at sinusunod mo, ay may naaapi, may nakakawawa, merong hindi bumubuti ang kalagayan, may napapahamak. Yun ang itinuro ni Jesus. Ang religion, ang religious teaching, ang Sabat, ang anumang teaching, dapat gamitin para sa ikabubuti, hindi para sa ikasasama ng tao. Hindi dapat bulag
at makitid ang pag-unawa at pagsunod sa mga katuroan na yan. Religion is supposed to make you kind, not unkind. Religion is supposed to make you help liberate people, not put them in prison and in chains. Dapat ang religion ay nakakapagpabait, hindi nakakapagpasungit. Sabi nga, yan ang tamang paggamit sa religion. Yan ang tamang paggamit sa sabat at anumang katuroan ng religion. Pag sa iyong pagiging relihiyoso, nagiging malupit ka na, nangingibabaw na sa iyo yung pagiging panatiko na sumusunod ka kahit di maganda ang bunga sa kapwa o sa iyo, makinig kay Jesus. On a Sabbath, because of religion, in the name of God, should you do good or evil? Anong mga ungood things ang ginagawa natin sa ating kapwa at kamag-anak dahil lang tayo naging relihiyoso? Namatay yung lola mo, may religious service sa kanyang simbahan, hindi ka papasok, hindi ka dadalo dahil sabi ng iyong relihiyon. Napaka-unkind mo naman sa iyong mga kamag-anak na babaliwalain mo ang kanilang kalungkutan, babaliwalain mo kung ano yung mahalaga sa kanila dahil itinuturo sa iyo, separate from them, do not join them. Hindi naman mapapahamak ang kaluluwa mo sa impyerno kung makikipag-isa ka sa pagdadalamhati na iyong mga kamag-anak. Mayroong kang pinsang ikakasal, gagawin lang yun sa isang simbahan na hindi yun ang religion mo. Hindi ka nadadalo. Never mind, nakababata mo siya. Never mind na malapit siya sa'yo. Yan ang mga kalupitan na ginagawa ng mga tao sa kapwa in the name of religious teaching. Kaya napakaraming pwede pag-applyan itong ginabi ni Jesus tungkol sa Sabbath. Kuminsan, nagiging magaspang na tayo sa ating mga kaibigan at mga kamag-anak dahil lang ayaw nating makita na para tayong nakikiisa sa ginagawa nilang sa tingin natin ay mali, religiously wrong. Jesus, nakisalamuha, nakiupo, nakisama, nakisalo sa mga makasalanan. And Jesus was called a friend of sinners and tax collectors. Hindi niya minaliit ang nararamdaman ng mga taong yon kahit na itutunik pa silang masama o makasalanan. Pinahalagahan niya ang mga tao, pinahalagahan niya ang nadaraman nila, paano siya makakatulong, paano mapapabuti ang kanilang kalagayan. Yun ang tamang paggamit sa religion. Hindi mo kailangan ipagtanggol ang Diyos mula sa mga taong may sa tingin mo'y ibang o maling paniniwala. Diyos siya, hindi niya kailangan ng defender. Hindi kailangan ng mga defenders of the faith. God is God. He made the earth, the heavens, and everything in it. He does not need to be served by people. He does not need to be protected by people because He is God. Kuminsan, akala natin we are defenders of God, but actually, we only become defenders of a certain religion or religious sect. Lagi na lang kasi ang mga religious leaders, ang gusto nila, giyera, puro na lang yung gera, puro sugod, puro away, yung puro march on Christian soldiers. Ginagawa kang soldier, ginagawa kang tagalaban, tagapatay, hindi ka natuloy nagigilty. You get desensitized to violence if it's done in the name of God. Puro na lang war ang nakatanim sa utak ng mga tao, pati pananalangin, may mga prayer warriors. Bakit kailangan gawing war? Kaya tuloy, nasa fighting mode lagi ang mga relihiyoso. Laging gusto ng debate, laging gusto ng away. Hindi yun ang kalooban ni Jesus. Nakikita niyo yung mga sangalan ng Diyos at ng kanilang relihiyon, nagiging ang gaspang-gaspang sa mga debate, nagbabastusan, nagsisiraan ng dangal, nagyuyurakan ng puri, in the name of God. Sabi ni Jesus, should you do good or bad in the name of religion on a Sabbath in the name of God? And the answer of Jesus was, you should do good. People could become so religious that they make unkind idols of doctrine. Kinakalimutan na ang common sense. Pati sariling alak na pariwara, itatakwil dahil nakakahiya, di ko na ako sa church, leader ako sa church, naku, itatakwil kita, ano na lang ang sasabihin ng church. Ba't ka pa nag-church? Kung pagka may problema yung pamilya nyo, itatatwa nila kayo at yuyurakan kayo at sisipain kayo palabas. Di, huwag ka na lang mag-church. Sayang. Kaya ka nga may church para may karamay ka kung ikay nadarapa, nagkukulang, nagkakamali, para katulungang makabawi, makabangon, gumaling. Pero hindi, itatago mo yung mga sakit mula sa church dahil baka kahusgahan, baka kailagay sa bulletin board, baka kaitiwalag. Ba't ka pa nag-church? Sayang.
mali ang paggamit sa chairs ng maraming tao. Ginagawa nila yung chairs na display window of perfect people. No, the church, as I always been saying in these past many decades, the church is not a display window for perfect products. The church is a hospital for sick people. And the more honest we are that we are all sick, that we all have sicknesses, and that we have to help each other and not judge each other because the other person is sick, lalo't makakabuti sa atin yun. Pag laging sinasabi natin you always should be a perfect product, a perfect example, a perfect believer, you only force people to go underground with their sicknesses and with their sorrows and with their failures. You force them to become hypocritical because you will not accept anything less than perfect. That is not the purpose of the church as far as Jesus is concerned. That is the purpose of the church as far as the Pharisees are concerned. People could become so religious that they make all kind idols of religion, which is worse and the worst form of idolatry. Galit na galit ang mga ibang evangelical Christians sa idols and idolatry. Mga puon-puonan, mga diyos-diyosan, mga imahen. Pero, maging mga Bible-based Christians, maging evangelical Christians, ang daming idols. Ano yon? Doctrines. At maraming mga doktrina, katuruan, tradisyon, kaugalian ng church, maling imahen ng Diyos ang nililikha, maling imahen ng Diyos ang ipinoproject. Isang Diyos na galit, isang Diyos na magagalitin, isang Diyos na hindi mapagpatawan, isang Diyos na mabusisi, isang Diyos na napakahirap pakisamahan. Yun ang imahen ng Diyos na nililikha ng maraming tao, maski ng relihiyon sa Israel. Kaya ipinadala ng Panginoon ng ating Ama si Jesus para ituwid yung baluktot na imahen niya. Para ipakilala sa mga tao ang tunay na Ama, mapagmahal, maibigin, mapagtanggap, mapagpatawad, hindi yung Diyos na ipinapakilala ng mga Pharisees na kailangan mo laging maggaling-galingan, magbait-baitan, magpretend para ka maging katanggap-tanggap. Kung tama ang relihiyon nila noon, ba't pa ipapadala si Jesus? Ipinadala kasi hindi tama. Baluktot dapat ituwid. Madilim dapat liwanagan. Mali dapat itumpak. Kaya dumating si Jesus. Kaya dapat nating pakinggan ang mga katuruan niya kasi ang pinakatinuligsa niya sa lahat ay ang religious establishment. Kasi yun ang pinakamaraming biktima. At nakakalungkot, dumating si Jesus, pagkatapos niyang nawala dito sa lupa, ay ibinalik din ng mga relihiyon yung dating paghahari ng mga Fariseo, this time inside the so-called Christian churches. Parang walang naging Jesus, parang dumaan lang siyang hangin. Pagkatapos ang umiral na uli, ang paghahari ng mga Pariseo, yung pagpipilit nila ng mga sabat hanggang ngayon, ipakikipagpatayan niya ng mga tao, yung pagpipilit ng mga kung ano-ano mga regulasyon na pag talagang sinunod mo, napakalupit sa mga taong less than perfect. Making people suffer for tradition, for doctrine, and for religion. Pero ano ba talagang relihiyon ang gusto ng Ama? James 1:27. Religion that pleases God the Father must be pure and spotless, and you must help the needy, the widows, and the orphans, and not let this evil world make you evil. Ang tunay daw na relihiyon na gusto ng Ama ay yung gumagawa ng mabuti sa mga mahihina, sa mga kapuspalad, sa mga kawawa. Yun ang tunay na religion na gusto ng Ama. Napakalinaw niyang James 1:27. Hindi relihiyon na puro doktrina, puro higpit, puro bawal, puro parusa, puro pagmamanman sa isa't isa, puro pagbubunyag ng mga kasalanan ng isa't isa. Hindi yun ang gusto ng Ama. Ang gusto ng Amang relihiyon ay yung gumagawa ng mabuti, yung mapagkawang gawa, mapagkalinga, mabait. That is a religion that is spotless. The religion that is perfect in the eyes of God. Kaya si Jesus, sa kanyang binigay na halimbawa noon, sabi niya, sa araw ng paghuhukom, pag-ibukod-bukurin ng mga tao na para mga tupa at mga kambing na pinaghihiwalay. At sasabihin niya doon sa para mga tupa, hali kayo, samahan niyo ako sa aking kaligayahan, tanggapin niyo ang gantimpala ng Ama. Dahil ako'y nagugutom, ako'y pinakain niyo, ako'y hubad, ako'y dinamitan ninyo, ako ay nasa kulungan, ako'y dinalaw niyo, etc., etc. At sabi ng mga taong bibigyan niya ng buhay na walang hanggan, kailan naman po nangyari yan na pinakain namin kayo, dinalaw namin kayo? Sabi ni Jesus, aba, pag ginawa niyo yan, kahit kanino man, sa pinakamaliliit na taong nangangailangan, nagigipit, naghihirap,
bibilangin niya ng langit na ginawa niyo para sa akin. At dahil ginawa niyo para sa akin, langit ang magsusukli, langit ang magagantimpala. Yun ang pure religion. Paggawa ng mabuti. Hindi pagtatalo-talo ng mga doktrina ko, ang kaligtasan ay nawawala o hindi, pre-trib, post-trib o mid-trib ba, ano ba ang effective na pagbibinyag, yan ba ay paglulubog, pagwiwisik, pagbubuhos, na pinag-aaway-awayan, ano bang kakainin sa Lord's Supper, yung bang merong lebedura o wala, gaano ba kahaba dapat ang damit ng choir, mga pinag-aaway-awayang walang saysay. Sabi ni Jesus, at sabi ni James, gusto niyong matuwa ang Diyos sa inyo? Maging mabait kayo, maging mabuti kayo, gumawa kayo ng mabuti sa kapwa, yan ang best religion. Hindi yung dahil naging relihiyoso kayo, lalo kayo naging masungit, lalo kayo naging mapagmatsyag sa kapwa, mapagmanman at mapaghusga, baligtad, you are using religion to do evil. You must use religion, like the Sabbath, to do good. Would you let religious belief and tradition stop, prevent, and keep you from doing good? From being good? Kaya masaklap pagka ang mga magkakamag-anak naging member ng iba-ibang relihiyon, yung iba ayaw na umaten ng reunion, ayaw na umaten ng mga event, nagkakahiwa-hiwalay. Kasi ang tinuturo sa kanila ng relihiyon na humiwalay, 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 tayo lang ang tama, pupunta sila sa impyerno. Mabuti bang gawin yun sa ating mga kamag-anak? Mabuti bang sakta ng kalooban ng ating mga lolo at lola, mga tiyo, tiya, mga pinsan, in the name of God, sa palagi mo, ikatutuwayan ng Diyos? Yun kasi ang isinisiksik sa utak eh. Itinuturo ng mga religious leaders, kaya nagkakawatak-watak ang mga pamilya dahil sa relihiyon. Would you let religious belief and tradition make you do unkind, cruel, and evil deeds against others? Talaga, pag may nalaman mong kasalanan siya, ibubunyag mo, uusigin mo, huhusgahan niyo. Ang mangyayari tuloy, ang mga tao, nagkukunwari, nagtatago. Dahil natatakot sila, siyempre, yung masaktan. Pag inisip natin, mga kapatid, what unkind, cruel, or evil thoughts against others could fill our minds? What evil deeds could we commit because of religious sentiment? Naging magaspang o bastos na ba tayo sa kapwa dahil sa usaping relihiyoso? Nakipag-away na ba tayo sa iba dahil sa usaping relihiyoso? Nang lait, nang insulto na ba tayo ng iba dahil sa mga relihiyosong paniniwala? Nagtakwil, nagtiwalag, lumayo na ba tayo sa mga tao dahil sa mga religious sentiments? Malinaw na hindi yun ang kalooban ng Panginoong Jesus. Hindi yun ang kanyang tinuro, hindi ganun ang kanyang ginawa, hindi yun ang kanyang example. So, believers of Jesus, do a Jesus. Do good, not evil, on a Sabbath. Do good, not evil, because of religion. Do good, not evil, in the name of God. Ama namin, turuan niyo po kaming siyasatin aming sarili. At salamat po kung hindi kami guilty sa ganito. Pero kung sakasakaling guilty kami, partly or in full, patawarin niyo po kami, papagpaliwanagan, linisin na aming puso, at turuan mo kami maging tulad ni Jesus, gumagawa ng mabuti in the name of religion, because of the Sabbath, during the Sabbath, whatever it means in our lives. Sa maiksing panahon na pinahihiram mo kami ng buhay dito sa ibabaw ng lupa, turuan niyo po kami, Panginoon, na gamitin ang panahon ito para maging mabuti, para maging mabait. At habang dumadami ang verses na nalalaman namin na sa ulo, mas buguwanda nawa ang aming ugali. At habang lumalapit kami sa iyo, lalo nawa kaming maging maibigin, mapagtanggap, mapagpatawad sa aming kapwa. Turuan mo kami na gamitin ang aming religious belief and sentiment, ang aming religious association and membership, so we could do the great religion in the eyes of you, Father, that is to be good and to do good to others. Pagbulay-bulayan natin ang personal na pag-a-apply nito sa ating buhay. Ano ang kahulugan ng mga katuruan nito at example ni Jesus na pwede nating kapulutan ng aral? Panginoon, sa pananahimik na iyong mga anak, sumandali, kayo po ang tumapos ng mensaheng ito. Itanim niyo sa aming puso ang tunay na leksyon, mag-ugat ito at magbunga ng mabubuting gawa.
We thank you, Father. Be with your people. Guide us. Let's spend some time in quiet reflection.